back to my channel at maraming salamat po sa lahat na nag-subscribe sa channel ko. And so far, umabot na po tayo ng 150 subscribers. Maliit pa lang pero malaki na yun para sa akin. At least may nanonood sa akin, may nagtsatsagang pumunta sa channel ko. Kaya thank you mga solid kabarako. Thank you very much. At ikaw, kung naligaw ka lang dito dahil sa aking title, syempre, mag-subscribe ka na. At para ma-notify ka sa lahat ng mga videos ko na gagawin in the future, click that notification bell button below para updated ka. Ano po? Ayan. So for today's video mga kabarako, i-share ko po sa inyo ang mga natutunan kong tips galing kay Sir John Ingero kung paano at kung ano mga dapat mong gawin kung ikaw ay bago pa lang nagbablog o hindi ka pa nagbablog. Ito ang mga dapat mong gawin. Importante ang panoorin mo to kasi para sa inyo talaga to. Para sa atin to, no? Ayan, umpisahan na natin. Number one tip. Siyempre, kung ikaw ay bago ka pa lang, hindi ka pa kilala ng mga tao, huwag mo na puro sa sarili mo yung ibablog mo. Ibig sabihin, huwag mo na ikaw. Dahil hindi ka naman sikat, hindi naman tayo sikat, no? Para panoorin ng mga tao kung ano yung mga ginagawa natin, yung mga simpleng gaya ng, kunwari, nagbablog ka, no? Hi mga kabarako, nandito na ako, nakaupo ako, kumakain ako, ganyan-ganyan, ganto-ganyan. Sis, mga kabarako, wala pong manunood sa inyo kasi hindi ka naman sikat. Ayun, nag-gets nyo? Hindi pwedeng laging ikaw kasi wala naman taong interesado sa buhay mo kasi nga po, hindi po tayo sikat. Hindi naman tayo kagaya ni na Vice Ganda. Hindi naman tayo kagaya ng mga sikat na YouTuber dyan na kahit anong ibigay nilang content dyan sa YouTube nila, pinupuntahan sila ng tao, inaabangan na talaga kasi milyon-milyon na yung mga subscriber nila, diga? Walang interesado sa atin kasi naman, hindi naman talaga, hindi pa tayo famous, di ba? Gets nyo ba? Gets nyo? Ayun. So, wag muna ikaw. Makiride in ka muna sa mga trending issues o yung mga topic na may kinalaman sa ibang tao, like that, yun. Ayun muna, ano? So, number two, kailangan hanapin mo kung ano yung niche mo. Niche. Basta yun na yun. Hanapin mo kung saan ka magaling or kung ano yung talagang interesado kang gawin, kung ano yung passion mo. Passion? Kung ano yung passion mo yan, hanapin mo yung niche mo. Kasi huwag kang gumaya sa akin. Wala pa akong niche kasi bago pa lang ako eh, no? Diga? Ayan, no? Number three, kailangan, syempre, pinakamahalaga to. Kailangan quality ang content mo. Kasi kung hindi quality ang content mo, boring yung video mo, diga? Boring, walang manonood, diba? Sino ba naman gustong manood ng boring na video? Kahit ako naman, diba? Antukin lang ako dun. Ayan, no? Para magkaroon ka ng quality content, kailangan ang formula na to. Dalawa lang yan. Kailangan informative ang content mo. Informative. Kailangan may natututunan sila sa vlog mo. Kailangan may nadideliver ka na aral para sa mga taong manonood sa'yo. At number two, dapat entertaining yung content mo. Ano? Entertaining. Kailangan ma-entertain mo sila. Kung marunong ka sumayaw, sumayaw ka. Like that. Sumayaw kang ganyan, no? Tapos kung marunong ka magkwanta, di kantahan mo, ano? Tapos kung marunong ka mag-drawing, di mag-drawing ka din. O, di ba? Ganun. Kailangan i-entertain mo. At the same time, may natututunan sila sa'yo. Ayun, quality na ang content mo pag ganun. Diba? May manonood na sa'yo. Tapos, dapat may good story ka. Paano ba ang good story? Simple lang naman. Hindi naman pwede, hindi naman kailangan kasing lalim ng hinugot mo sa bowl yung kwento na yan. Hindi naman kailangan na kasing drama ng MMK or ng magpakailan man yan, no? Kunwari, ibablog mo kung paano ka manliligaw sa
isang babae sa crush mo, di, vlog mo yun, no? Ang mission mo is maliligaw ka that time sa babae na gusto mo. Tapos, conflict. Ang conflict, hindi ka pinapansin ng crush mo. Diba? Tapos, syempre, gagawa ka ng paraan para mapasagot mo siya at dapat magkaroon ka ng ending kung napasagot ka ba niya or hindi, kung nabusted ka. Ano? Ganon. Gets niyo po ba yon yung sinasabi ko, ano? Yun na yun. Tapos, ito pinakamahalaga, ano? Kailangan magkaroon ka ng originality. Be original. Okay lang namang ma-inspired ka sa mga vlogger na napapanood na natin. Yung mga vlogger na matatagal na dyan, yung mga matataas na ang views, matataas na ang mga subscribers. Okay lang na ma-inspire tayo sa mga videos nila, pero wag natin silang gagayanin. Dapat meron pa rin tayong sariling atin na ilalabas natin sa tao. Kung ano yung tayo, ilabas natin. Kasi naniniwala ako na ang Diyos, ginawa tayo na magkaka-iba. Kaya nga, diba, ang daliri natin. Ang daliri natin ay hindi pantay-pantay, pero nasa sa isang paalad lang tayo, no? Kasi yan tayo, no? Sumisimbolo tayo sa mga daliri na yan. Magkakaiba tayo. May kanya-kanya tayong katangian. Ayun yung ilabas natin sa vlog natin, no? Ayan. Tapos, ito pa. Tips for technical. Kung magbablog ka, huwag kang titingin sa monitor, kung cellphone lang yung ginagamit mo. Minsan ganun pa rin yung ginagawa ko. Hindi ko maiwasan, pero ginagawa ko naman ang best ko para hindi ko matingnan yung monitor. Kasi alam mo, pag nagbablog ka, dapat nakatingin ka sa mata ng kausap mo. Diba? At ang mata ng kausap mo is yung lens ng camera. Kapag nagbablog ka, huwag kang titingin sa monitor kasi ganito mangyayari niyan. Ayan, nakatingin ka sa ibang direksyon. Hindi ka nakatingin sa mata ng kausap mo. So, pangit panoorin na. O, yun. Tapos, next tip, lakasan ang boses. Pag malakas ang boses mo, maiintindihan ka ng kausap mo at malinaw ang sinasabi mo, nadideliver mo yung bawat salita sa tao ng malinaw. Tama? Kasi pag mahina yung boses mo, hindi mo maiintindihan. Gets mo? Ayun. And next tip, lastly, ay dapat confident ka sa sarili mo. Huwag kang mahihiya. Dahil walang mahihiyain na vlogger. Ayan. Walang sumisikat na mahihiyain. Diba? Dapat makapal ang mukha mo kung gusto mong mag-vlog. So, ayan, yun lang po yung mga natutunan ko kay Sir John Enguero. At kung gusto niyo pa po siyang makilala, pumunta lang po kayo sa channel niya, Sir John Enguero. Lalagay ko po sa description box yung kanyang link. At maraming salamat po sa panonood. At gaya lagi na sinasabi niya, maghilahan po tayo pataas. At yun, salamat po. Bye-bye!